ng Tacloban City ay mahal na mahal, si Bongbong Marcos! Ngayon ay napatunayan na ang mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte, ay hindi... Hindi kayo bobo sapagkat hindi kayo naniniwala sa mga paninira kay Bongbong Marcos. Hindi kayo naniwala sa paninira kay Madam Imelda Marcos. Na si Madam Imelda, mahal na mahal natin lahat. At hindi kayo naniwala, hindi kayo naloko, hindi kayo na brainwash, hindi kayo na indoctrinate ng mga paninira ng mga dilawan kay Apo Presidente Ferdinand Marcos. At dahil hindi kayo naapektuhan, hindi kayo na naniwala sa mga paninira nila, si Bongbong Marcos ay ating susuportahan bilang Pangulo ng Pilipinas. BBM! 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 Nakakataba ng puso na kahit tayo ay inuulan, kayo ay nandito na kaninang umaga pa. Dahil kasi mahal natin ang mga Marcos at mahal natin si Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. At huwag na huwag din kayong maniniwala dito sa pagong paninira nila kay Bongbong Marcos. Yung sinasabi nila na paninira na meron daw utang na 200 billion estate tax, lahat yan ay kasinungalingan. Lahat yan ay propaganda. Alam nyo ba kung sino ang naglabas ng propaganda ng 200 billion daw na kasinungalingan na yan? Si Antonio Carpio, yung frustrated Chief Justice, yung frustrated presidential aspirant. Alam nyo ba kung bakit galit na galit itong si Antonio Carpio kay Bongbong? Ang tatay ni Antonio Carpio ay dating deputy commissioner ng BIR na tinanggal ni Presidente Marcos dahil sa kanyang katiwalian. Kaya galit na galit ang putang ina. Kaya kung ano-anong paninira ang ginagawa, huwag tayong magpapaloko sa mga putang inang yan. Huwag tayong maniniwala sa mga paninira at sa mga panlilibak nila sa mga Marcos. Ang mga Marcos ay hindi pinabayaan ng Pilipinas. Napakaganda ng administrasyon ni Presidente Marcos. Kaya huwag na huwag kayong maniniwala sa paninira. Ating ihahatid si Bongbong Marcos bilang bagong Pangulo ng Pilipinas ngayong halalan na ito. Hindi na tayo magpapaloko. Hindi na tayo magpapagoyo sa kanila. BBM! BBM! Ngayon, magkakaroon tayo ng bagong presidente sa katauhan ni BBM. Pero kailangan din natin ng vice-presidente na isang matalino. Kailangan natin ng vice-presidente na hindi lutang yung isip. Kailangan natin ng vice-presidente
na hindi bobo. At kailangan natin ng isang vice-presidente na tunay ang pagmamahal sa bansa Pilipinas. At yan ay walang iba kundi si Inday Sara! At upang maisulong ang lahat ng mga programa at advokasya ng Administrasyong Marcos Duterte, kailangan kompleto na iboto ang mga senators under BBM Sara Uniteam. Straight, iboto lahat ng 12 senador. Nakakatuwa, nakakataba ng puso yung pagsalubong ninyo sa akin. Sapagkat kahit isang poster, wala ako dito. Nakakaiyak. Kahit isang billboard, wala si Larry Gadon dito. Sapagkat alam ko, ang aking poster ay nandyan sa inyong mga puso. Nandyan kung paano natin mahalin si BBM, ganun din ang pagmamahal na ibibigay natin sa kanya sa pagluklok natin bilang presidente ng bansang Pilipinas. BBM! 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 Okay. Ah. Alam ko na ang mga taga Leyte, lalo na dito sa Tacloban, ay hindi mabobola, maluloko ng ating mga katunggali. Alam ko na kayo ay iboboto si Bongbong Marcos at si Inday Sara. At iboboto ninyo. Iboboto ninyo ang kandidato ng mga senador. Dahil ang mga taga-Leyte ay matatalino, marunong kayong pumili ng inyong mga pinuno ng bayan. At yan, iboboto ninyo, itutulungan ninyo ang BBM Sara Uniteam kasama mga senatoriables dahil ang mga taga-Leyte, ang mga taga-Tacloban ay hindi! Napakasarap pakinggan. Ang mga taga-Leyte, ang mga taga-Tacloban ay hindi! Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po!